Hello guys, welcome back dito sa ating channel. Ngayong gabi ay mag-alas 11 na. Patatapos ko lang mag-print ng mga mugs. Mga bali nag-print tayo ng nasa 15 na mug. No, inuna ko to kasi deadline bukas. Yung remaining na 18 ay hindi muna natin ginawa. Yan, ito yung mga ginawa ko. Yan. So, habang nagli-layout ka, no? Habang nagli-layout, mapasana ulo ka na lang. And sa pagtanggal din ng mga design, sana all pa din. Okay. So ngayong gabi ay pinulpin ang huli ko yung jigsaw puzzle. So meron tayong gagawin din na jigsaw puzzle ngayon. Kaya mag-i-intro lang ako ng konti habang pinapainit natin yung ating heat press. Bale, ang jigsaw puzzle ay sublimation process to. At kanina ay nag-print na ako ng design, no, sa sublimation printer natin. Kaya kung mapapansin nyo, naka-mirror. O, naka-mirror yan. Okay, kaya tapusin mo yung video natin. Tuturo ko step by step yung pag-print sa jigsaw puzzle. Itong jigsaw na to ay regular size, no, A4 size. Meron pa tayong ibang mga klase nito. Meron ng mga may shape, no, may sarili ng frame. Kasi ito walang frame, so pwede din ilagay sa mga frame para maging maganda sa ano, pan-display. Pero meron nung nabibili yung may frame na talaga. Next time siguro yun ang bibilin ko. So, kasi binili ng papa ko, kaya ito gagamitin natin ngayon. Okay. Kung bago ka pa lang sa ating channel, ako nga pala si Dixie, isa akong public school teacher, computer technician at entrepreneur. Ang business ko ay digital printing. Kaya kung gusto mong makapanood palagi ng mga tutorial and videos about sa mga bagay na yan, ay i-hit mo na yung subscribe button, pati na rin yung notification bell, yung all, para updated kang lagi sa aking mga upload. Kasi 2 to 3 times a week ay nag-upload tayo ng mga panibagong videos, mga tutorial and tips, na sigurado ako na marami kayong matututunan. Okay, so antayin lang natin yung temperature. 200 degrees Celsius kasi yung temperature pagka jigsaw puzzle. No, yun yung ginagamit ko. And yung time natin is 40. No, pinarehas ko sila ng rep magnet. No, kasi parang nagkakapawig lang din. No, tsaka yung texture ng material parang hindi nagkakalayo. Kaya same lang sila ng settings. No, yun yung ginagamit ko lang. Okay. So next time ituturo ko din yan sa ibang mga video, yung mga settings na yan. Kaya sabi ko nga, subscribe mo na yung ating channel. Okay, so proceed muna tayo dun sa paglalatag natin ng design dito sa ating jigsaw puzzle. No, habang inaantay natin yung temperature. Okay, tara, simulan natin. Okay, so tinanggal na natin yung ating jigsaw puzzle dun sa kanyang lagayan. And nandito na rin yung ating design. Ang aking style, no, sa paggagawa nito ay nilalagay ko tong jigsaw puzzle sa taas ng design. O, para patansya natin yung pinaka gitna. Kasi may sobra din yan, hindi maiwasan. O, kaya ginagawa kong ganon. Okay. So kapag ka gitna na, o pag sa tingin mo ay gitna na yung ating puzzle dun sa design, gagamitan mo na ngayon itong tape na to. Yeah. Ang ginagamit ko ay paper tape. Kasi para hindi siya magalaw. Pag ang gamit mo ay yung heat resistant tape, no, yung ginagamit sa mga mug, ay hindi siya ganun kakapit, no, kaya ito ang ginagamit natin. Okay. Lang natin. Ang nilalagay ko, 4 na piraso lang. Okay na yan. Okay.
So, mabenta tong ganito, mga pang giveaway, pang regalo. O, ganun kalimitan yung mga bumibili sa akin ito. Pagka okay na, ano nyo, and then i-bend nyo tong pinaka-tape sa likod. Ayan, para malak yung ating design. Hindi na siya talaga totally na magalaw. Ayan, yung bawat side. Ito na natin. Ayan. So, okay na yan. Mamaya, lalatag na lang natin to doon sa ating heat press. Okay, so yung ating settings ay 240. Yan, papakita ko lang sa inyo. And na-reach na rin ng ating heat press yung settings natin. No? Kaya mag-start na tayo sa pag-press. Okay, simulan natin. Okay, so bahala ako. Bago ko ilagay yung ating jigsaw puzzle, ay naglalagay muna ako nitong pinaka-copon. No, na protection din dito sa ating pinaka-rubber mat. No, para silicone pad, no, para hindi siya mamantsahan. Kasi may mga excess yan. Yan, may mga excess sa gilid na hindi inabot ng ating material, ating jigsaw puzzle. Okay, ngayon ay ipipress na natin. No, ilagay natin patihaya. And ang pressure pala nito ay medium lang. No, hindi siya masyadong mahigpit. Medium pressure lang. Okay. Ilagay na natin yung ating Teflon cloth. Yan. And i-press natin. Yan. Wait na lang natin yung time na matapos. Okay. Tapos na siya. Off na natin yung ating heat press. Palamigin lang natin konti, no? Palamigin lang natin 'to. Kasi medyo ano pa 'yan, init pa 'yan. Para mamaya papakita ko sa inyo yung tsura, no, ng ating jigsaw puzzle. Okay, so ito na. Bubuksan na natin yung ating jigsaw puzzle. Papakita ko na sa inyo yung resulta ng ating ginawa. So, wait lang natin. Doon ko lang tinatanggal yan. Gugupit ko. So ito na guys. Oh, di ba? Napakaganda ng pagkaka-print, no, napakalinaw. No, tamang-tama la yung ating settings and yung pressure natin na medium. So ganun lang. At maganda to pang regalo, no, pang bigay sa mga giveaway, sa mga birthdays. No, ganun kalimitan yung ino-order sa atin ng mga resellers natin. Okay? So yun lang, and I hope meron na naman kayo natutunan sa araw na ito. Asa gabi na pa lang ito. At kung hindi mo pa na-hit yung ating subscribe button, ay i-hit mo na ngayon. Pati yung like kung nagustuhan mo yung ating video. At huwag mo rin kalilimutan yung notification bell, no, para updated kang lagi sa aking mga upload. Muli, maraming salamat sa panonood. At ingat po tayong lahat. Good night!